Oh, divorce or no divorce? Alam nyo, alam naman ng mga kongresista yan at mga senador na sa buong kalibutan, in the whole world, Pilipinas na lang walang divorce. Abay, kakaiba. Kulelat na nga sa literacy. Kulilat na sa employment. Mataas ang unemployment. Kulelat pa sa pagpasa ng mga batas na progresibo. Isipin mo talaga. O eh bakit yung mga kahit nga yung mga underdeveloped countries, merong divorce eh. Diba? Lahat nga yan, may divorce. Oh. India, Sri Lanka, Bangladesh, oh, lahat yan. Malta, kung saan napakakatoliko ng mga tao. Ha? Diyan kumukuha ng mga security ang Santo Papa. Ha? Eh, ibong buhay ng mga taga Malta eh. The sole purpose of serve the Catholic Church and the Pope. Oh, may divorce nga eh. E ba tayo walang divorce? E di mag-referendum kayo sa inyong mga distrito dyan, yung ano ha, yung totohanan ha. Oo. Sabi daw kasi, sanctity of marriage, sabi ni Congressman Goma. Eh, saan ba sanctity of marriage dyan? Kung ang asawang lalaki, eh, binubugbog naman yung asawa. Oh, nirape pa yung, kung nirape pa yung mga anak niya. Oh, araw-araw, minumura siya. Yung kita niya, eh, di naman binibigay sa asawa. Nawaldas pa. Sinusugal pa. Pay kung minsan, ay. Nangaliwa pa. Wala na ang pera. Gastos pa sa ibang tao. Diba? Eh, at saka yung sabi nila, eh, di mag-annulment na lang. Ay, mahal po ang annulment, sir. Napakamahal to go to court, ha? Eh, mga mahirap, wala naman divorce-divorce dun sa kanila. Basta na, sasamahan lang sila. Di alam nila, wala silang magagawa sa batas. Magastos. Pupunta ka pa ng korte para magpa-annulment ka o kaya sa Roman Catholic Church, ang annulment dun. Eh, sa mayayaman lang po yan na Katoliko. Eh, yun na nga lang din ang remedy ng mga Katoliko dito sa Pilipinas. Eh, annulment sa Catholic Church. Eh, kahit dyan. At habang proseso ko yan. Kaya ang daming comments dito sa aking, ano, nakikita ko sa mga Facebook, ang galing. Eh, saan nga naman ang sanctity of marriage dyan na pinoproteksyonan ninyo ng mga kongresista? Eh, kasi yung marriage dyan, pag hindi ka makalis dyan, na abusive na yan, na sobra na, mamamatay. Pag hindi umalis ang babae, mamamatay talaga eh. Tapos kasalanan niya. Kasi iniwan niya yung husband niya. Eh, kung hindi niya iniwan, mamamatay siya dun eh. Diba? Mamapatay pa siya. Yung mga anak niya, paano? Diba? Habang bata ka, nakita mo na hindi talaga ito tama. Mamatay ako dito. Eh, di siyempre alis ka. Di ba? Self-preservation yun, pati mga anak mo eh. Hirap na hirap dyan, yung mga babaeng walang trabaho, siyempre, di ba? Di naman natin sila ma-blame, ba't dahil nila humiwalay? Wala naman silang trabaho, saan sila titira? Yung mga anak nila, paano? Di ba? Tinitikis lang nila yun. Eh, kung may divorce, na may rules tayo ng, kunyari, ay, ano, may ano, may, o may grounds, no? Or for cause, sinasabi doon. Ay dapat, doon pa lang, sa pre-trial, ay mag-ano na, mag-ayos na ng settlement ng mga property at saka cash, di ba? Sa banko, kung meron man. At saka support, di ba? Para mabilis po ang proseso na masave naman yung ano, family. Yun ang sanctity ng family, ng good family. Naisisave mo yun through divorce. Kasi pag hindi mo yun pinadivorce, ay nako, ibubugbugin niya yung nanay mo. Oh, baka mangrape pa yan ng mga anak niya. Oh, eh,
Araw-arawin ba namang bugbog, di ba? Yan ang mga abuse na yan. Yun ang nakakasira sa sanctity of marriage, congressman. Kaya, baka naman makonvince pa namin kayo. Di ba? Basahin nyo na yung divorce law. Wala namang mawawala sa inyo. Eh kung talagang good husbands kayo at mahal kayo ng mga asawa, hindi nila kayo i-divorce. Di ba? Eh, paano naman yung mas maraming kailangan ng divorce? Bigyan nyo naman sila ng karapatan nila sa batas at choices nila na to live, try again, to live a life free from violence, free from abuse. Congressman Richard Gomez, mag-reconsider po kayo ng stand ninyo. Napakaganda po ng barong ninyo, sayang.